Hi, welcome to Tagat Toronto, where you'll find the streets of Ontario, foods, paintings, different places, and many more. Hi guys, samahan niyo ako magluto nitong manok na minarinate ko siya sa sa kamyas. Para siyang adobo, pero siya instead na lasang toyo at saka suka, ang lasa nito yung kamyas. No? 24 hours ko siya minarinate sa kamyas. Yan. Bali, pabayaan ko lang siyang maiga yung sabaw. Nilagyan ko siya ng bay leaf. Yan, ng bay leaves. Hanggang sa maiga yung sabaw niya. Pero mamaya babalikta rin ko yan pagka alam kong luto ng ilalim. Ito palang kamyas. Ito maganda pala to sa skin. Meron mga acne sa or pimples. Tsaka malaking source to ng vitamin C tsaka vitamin B. Merong study rin na nakakapag-top-tier yung kamyas. Gaya ng sinabi ko dati, ang mga gulay, hugasan talaga. Pag natin hugasan ito kasi marami siyang alikabok eh. Kaya palay kong hinugasan ito mabuti. Yan. Ito yung beans. Green beans. Tinatanggal ko yung magkabilang dulo niya. Pwede yung tanggalin yung isang dulo lang. Pero ako, dalawang dulo yung tinatanggal ko. Inisa-isa ko yan. Kinatsaga ko talaga na tanggalin yung magkabilang dulo. Ang maganda rito sa green bean, nakakapatulong to sa pagpapatibay ng ating mga buto. Ayan. At saka yung buhok at saka mga muscles. Kasi rich to sa protein. Magandang source dito ng vitamin C, vitamin A, at saka vitamin K. Meron din siyang kasamang vitamin B6 at saka vitamin E. Napakaraming mineral sa mukha mo sa green bean. Napakahalaga mga mineral sa mukha mo sa green bean dahil nagsusuporto sa metabolism at saka antioxidants ng katawan mo. At saka isa pa, magaling to sa bone, yung health ng bone. At saka nagpo-promote din to ng yung mabilis na paggaling ng sugat mo kung sakaling sugatan ka. Itong green bean, napakagaling. Ang isa pang maganda rin sa green bean, napakamura at saka napakadaling lutuin. Mas patagal lang tanggalin itong dulo niya. Pero kung lutuin siya, napakadali lang. Pwede mo siyang igisa, pwede mo siyang steam. Maraming mapagagamitan itong green bean. Pwede mo ihalo sa kare-kare, ganun. Or sinigang. Kaya napakahalaga itong green bean. Pero ngayon, itong green bean na piniprepare ko, iano ko lang siya, gigisa ko lang siya sa pinaglutuan ko kanina. Nakikita nyo, naku, ang sarap. Ito na yung ating nilulutong manok. Ayan, kulong-kulo na siya. Takpan natin para maluto yung gitna niya. Para maluto lahat. Kasi yung pag walang takip, yung ilalim lang ang naluluto. Ngayon, yan. Medyo nabago ng kulay ng ibabaw niya. Pero bayan natin mag-evaporate yung kanyang sabaw. Para malasa, ma-absorb ng manok yung lasa niya. Although na minarinate ko siya ng 24 hours nitong itong kamyas. Naku, ibang lasa, ibang asim siya. Yun, no? Medyo madilaw-dilaw na yung ilalim. Pinabaligtad ko siya. Ayan. Pero masarap niyan, medyo brown ng konti yung kulay. Para lutong-luto yung manok natin. So,
pasukin natin, baka merong lumabas na dugo. Para mas maluto yung gitna niya. Kailangan mong tusukin. Kasi minsan meron dugo yan. Pag hindi mo tinusok na hindi lumalabas yung dugo niya. Ganyan. Tinalang natin ang sabaw. Mga ilang minutes pa. Ang gusto ko kasi yung talagang mawawala yung sabaw, magiging mantika siya. Magiging mantika yung taba ng manok. Yan, takpan natin ulit para maluto yung gitna niya. Ayan. Naging brown na siya. Yan yung gusto kong pagka-brown ng manok. Tsaka, ubos yung ating sabaw. Mantika na lang ng manok yung natira. Pero kailangan pa natin yung takpan para siguraduhin natin maluto yung gitna. Ayan. Katakong-takam. Ugutom na ako. Yun ang ating. Ibang lasa dito. Kasi ito, kamyas yung lasa niya. Ang daming kamyas sa Pilipinas. Ito ang model ko dito. Anak ni ate niya. At saka ni Kay Daryl. Ayan. Ang daming kamyas sa likod ng bahay namin. Minus ko na yan. Mapansin nyo, hindi tayo gumamit ng mantika. Igis natin itong tumbi sa taba ng tabalang nalo para mas malasa siya. Ay yung laso ng kamyas. Pabaya lang natin yung ganyan. Pagka may haluin natin mamaya. Sarap niya. Kamyas. Ito na ang ating masarap na chicken na niluto sa kamyas. Yeah, lasa siyang kamyas. Instead na sinigang siya, lasa siyang kamyas na masarap. Sa lumang kanina nakabili ako ng strawberries. Kasi napakasariwa niya. Tsaka yung green niya sa strawberry, sariwa. Tapos yung iba maliit, okay lang, pero iba malaki. Yan. Pero mapapansin nyo, para siyang bagong pitas. Yan. Mukhang matamis. Yan ang ating fresh strawberries.
medyo may konting ganyan minsan, pero hindi naman siya bulok. Yan. Fresh na fresh siya. Iba kasing strawberries, ano, medyo sobra yung pagkahinog niya. Pero ito, parang bagong pitas siya. Oh. Yung pagka-green niya, talagang green na green. Yan ang ating sariwang strawberry. Ayan, matamis, matamis siya. Kita niyo. Tsaka sariwan-sariwa talaga. Parang malutong kagatin eh. Look at this. Yummy. This must out a rice. This is the rice. Oh, mushroom. Is this a boiled egg? It's what's a this? Cheese. Oh, it's a cheese. Looks like boiled egg. It looks so much like boiled egg. No, the way you cook it, I missed it. What do you call this, Ali? What do you call this? By Sally. A la Sally pasta, yeah. Yeah. Here's creative. Ooh. Look at that, it's still boiling. Rice, right? Mm-hmm. Yeah. So, is that cheese? These are cheese, right? On the balls? Lactose-free cheese. Oh, okay. The sauce is called pesto. It's made out of basil and cashew nuts. Oh, from scratch, eh? Mm-hmm. Wow. No. I bought the sauce for this. Oh, okay. For this one, like, it's my first time actually making it. Because you guys so nervous. Mm. Let me know how you guys think. It's very good, actually. Yeah, you can look around. I don't want to eat it. I'll just stare on it. Like, oh, that's this delicious. Oh, yeah. Green peas? Green peas, yeah. Mushroom? Basil, mm-hmm. Scallop, there's a bunch of ingredients in it. I know. Also spinach. For there's spinach, yeah. Because Dita has, mm-hmm. We were saying, like, she might have iron deficiency. Mm, yeah. I just bumped my head again. Yeah. Cream bread. Yeah, this pumpernickel. Hi, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button so that you will receive an automatic notification. Thank you very much and always take care.